Welcome back po sa aming channel, sa Moises and Jelly's Vlog. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Tapos, don't forget to subscribe, like, at saka po i-share. Maraming pong salamat sa panonood. Huwag po kayong magsawang manood. Kung may tanong po kayo or may question, comment nyo lang po sa baba. And request as well. Request. Hindi kami magsasawang sagutin yan at personal namin yung sasagutin. For today's episode, ang atin namang itatakal is bakit kailangan madami ang utang sa Canada? So, gano'n nga ba ka-importante ang utang dito sa Canada? Importante ba talaga siya? Importante ba sa isang tao na talaga magka-utang dito? Maganda ba may utang? Maganda ba may utang sa Canada? Para sa akin, personal kong opinion, depende sa utang. Kasi dito sa Canada, dapat may utang. Bakit? Dahil importante ang credit history. Credit history. Ang credit history, ginagamit siya ng institution ng mga bangko pagka bibili ka ng bahay, bibili ka ng sasakyan, or bibili ka ng kahit cellphone, kahit bibili ka lang ng cellphone, kailangan may credit history ka. O apartment. Or apartment, yan, kung magre-rent ka. Una, bakit? Bakit nakalaga yun? Kasi tingin na lang kung magaling kang magbayad ng utang. Pag halimbawa, bibili ka na ng bahay, tingin na nung institution na yun kung magaling ka pa magbayad. Kung para ma-approve ka nila. Kailangan kahit paano bilhin mo bus ticket, gasolina, grocery, bayaran mo ng Visa, MasterCard, or ng credit card. Pag uwi mo sa bahay, bayaran mo na lang yung credit card. Kaya ako nasabi na depende sa utang kasi, halimbawa, pagdating mo dito kasi 1 year lang, pwede ka nang bumili ng sasakyan or 6 months na magkaroon ka credit history, ma-approve ka nang bumili ng sasakyan. Eh biglang after 2 years, gusto mo na uling bumili ng bahay, mahirapan ka ma-approve bumili ng bahay kasi may utang ka pa na. So, yun yung sinasabi ko or ibig ko sabihin, depende sa utang. Kailangan mong i-prioritize kung anong mas importante sa'yo. Kasi, halimbawa, yung case namin, nakabili agad kami ng bahay sa Winnipeg. So, less 2 years kasi na-build namin yung credit history namin sa pagbabayad ng apartment. So, na-approve kami bumili ng bahay. Tapos, plus, may point yun dahil wala namang binabayaran na sa sasakyan. O ano naman yung mabibigay mong tips sa uutang dito sa Canada? Para magkaroon ka ng magandang credit history, ipaprioritize mo yung mga bagay na gusto mong utangin. Depende sa goal mo. Diba, pagdating mo dito sa Canada, isipin mo na agad ano ba yung long-term goal mo. Gusto mo ba in 5 years or in 2 years time makabili ka na ng bahay? So, pagka ganun yung gusto mo, magtiis ka muna sa second-hand sasakyan. Tsaka ka bumili ng bahay after 2 years. Tapos pag nakabili ka na ng bahay, medyo nakapagsettle ka na sa mga gastusin, tsaka ka na lang uli umutang ng sasakyan. Kasi unang-una, mahirap bumili ng bahay dito pagka may utang ka pa sa sasakyan. Pero kung ayaw mo naman magbahay, gusto mo mag-apartment, hindi bumili ka na ng sasakyan. Kung ang plano mo depende naman, mag-stay ka for 5 years sa apartment or 10 years apartment, bili kang brand new. Kung sa Pilipinas, hindi maganda na may utang ka. Dito, mas gusto ng bangko, ng mga institution na may utang ka. Dahil gusto nilang makita kung nagbabayad ka. Napaka-importante dito yung credit history. Kasi doon sa credit history mo, may score yan. Pag na-meet mo yung score na gusto nila, papayagan ka nilang pautangin pambili ng bahay, bibigyan ka nilang ng pera pambili ng sasakyan. So, yung utang mo, kailangan mong bayaran siya. Ganun siya ka-importante dahil doon mabibuild yung credit history mo. Pero wag basa-basa utang na utang, baka mamaya hindi na kayang bayaran. Yun nga. Dapat yung within your limits pa rin. May narinig ako, hindi ko alam kung totoo to, wag daw kayo lalampas sa kalahati ng limit mo. Kung halimbawa, I'm not sure. Kung halimbawa na-approve ka ng 4,000 or 5,000 or 1,000, yung kalahati nun, sabi nila huwag ka daw lalampas nun kasi maapektuhin yung credit score mo. Yun ay hearsay lang. Hindi po kami sure. Pero sinusunod po namin yun. Kahit kasi wala na akong masama. Sure. Wala na akong masama. Wala mo wala. Tsaka magbe-benefit din kami. Hindi kayo magpapagastos. Diba? So yun, dito na po nagtatapos ang episode natin today. Mahalaga ba ang may utang sa Canada? Sana po may natutunan kayo sa topic natin today. Please subscribe! Please subscribe, like, and share.
Yun nga, salamat po sa panonood. Huwag kang magsamang manood. Kung may tanong kayo, comment kayo sa baba. Personal po namin yung sasagutin. Thank you and God bless. Sasakyan na, hindi mo naman cut. So ano-ano nga